Magandang umaga po sa ating pong lahat, sa lahat po ng mga Philippian 216. Good morning! Mayong aga sa mga Kailungguan, dyan sa Mindanao at sa Iloilo, Negros. Mayong aga sa inyong tanan. At magandang umaga po sa lahat po ng mga Pilipino, ng mga kapastoran, mga kapwa ko pastor at sa lahat po ng mga minamahal nating mga membro sa bawat lokal sa ating pong iglesia na kung saan tayo po ay itinalaga ng Diyos. Good morning din po, Pastor Jerry Mendoza. Salamat po sa inyong thoughtfulness na hindi niyo po ako kinalimutan na mapasama sa Philippians 2:16. Maraming salamat po sa ating pastor, Pastor Teddy Paul Hensio, Preacher Daniel, Pastor Raimondo Castañeda. Thank you so much po sa inyong pagmamahal. I love you too. And this morning, ating pong pag-aralan ay dito po natin makikita sa Romans 11:29. So ito po ang sabi sa Biblia sa Romans chapter 11 verse 29. Ito po ang sabi ng Biblia, "For the gifts and calling of God are without repentance. For the gift and calling of God are without repentance." So mga minamahal, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat po sa inyong protection. Salamat po sa privilege na inyong pinagkaloob sa inyong lingkod. I am not worthy, but you called me to be qualified to be useful in the ministry for the furtherance of the gospel and for the salvation of the lost souls people. I am praying, O God, that you are going to bless Philippians 2:16, that every one of us might be enhanced, encouraged, and continuous educated to master the gospel, to spread the good news while we are waiting for your second coming. Despite of this pandemic, thank you so much sa inyong katapatan sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang lahat po ng mga lokal Bible Baptist Churches and all Independent Fundamental Baptist Churches. Pagpalain niyo po ang mga membro. Pagpalain niyo po ang bawat young people, mga adults, at ang aming pong mga kabataan. Pagpalain niyo pong mensaheng ito na marami po kayong matawag para po sa ministry. Habang kami po ay tumatanda, nawa magkaroon po ng mga kabataan na kung saan magkaroon ng desire to surrender their lives for you to be useful in the ministry. Thank you so much for the salvations we have. Thank you so much for your love because your mercy abounded with us. Because of your mercy, you save us is the highest form of love. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa umagang ito. Lahat din po ng mga PCBC members ng San Miguel Bulacan, pagpalain niyo po. Lahat ng mga kapastoran, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang bansa na kung saan aming pong kapartners sa Philippians 2:16. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po na Jesus. Lahat po magsabi ng Amen and Amen. So, good morning po, Ma'am Josie Mendoza, at sa lahat po ng mga ating pong kapartner, salamat po, purihin po ang Diyos. Ang ating pong topic sa umagang ito ay ating pong title, The Calling of God. So, The Calling of God. Yan po ang ating topic, The Calling of God, ang panawagan ng Diyos. Tandaan po natin to. Hindi po ang tao ang tumatawag sa
lingkod niya. Hindi din po ang mga membro. Only God, ang Diyos lamang po ang tumatawag. Kaya po mga minamahal, ang ating pong teksto sa muli ay ating pong makikita, Romans 11:29. For the gifts and calling of God are without repentance. Tandaan niyo po ito. For the gifts of and calling of God. May conjunction po. Gifts and that is connection, connected. Calling of God are without repentance. Marami po kong minsan na mga lingkod ng Diyos nagsisisi. Bakit daw po sila nagpastor pa? Sana nagartista na lang. Alam niyo po mga minamahal at mga kapatid, ang pastor ay napaka importante, napakataas na panawagan yan. Amen? At ang ministry is the ministry of God. Imagine niyo po yan, we are serving to the King of Kings and Lord of Lords, Jesus Christ. Kaya pasalamat po ako sa Diyos na ako po'y tinawag. I am not worthy, but according to the grace of God, I am what I am right now because of the grace of God. Kung ibabase natin sa Old Testament, I am not qualified. Hindi naman matango si lungko. Ang ngipin ko may bawas na. Ibawal po yan. Tapos may mga wrinkle na, kalbo pa. So mga minamahal at mga kapatid, sa Old Testament, grabe ang requirement. But in the grace period, we are grateful to God because the calling of God is napaka-importante at napakahalaga. So, ayon po sa ating introduction, Ephesians 4:11-12, and He gives some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors. Plural po yan, plural. Pastors, walang pastora. And teachers. Ulitin ko po, and He gives some apostles. Ang apostles, 12 lang. 12 lang po ang apostles. Wala nang iba. According to Revelation, makikita po natin dyan, ang apostles, 12 lang po. And prophets, sa ngayon, wala na pong propeta. Kapag mayroon pong mga papakilalang propeta, wala na po. And some evangelists, mayroon pa. Amen? Evangel, to bring the gospel to the people, that is evangelist, to preach the word of God everywhere, that is evangelist. Plural din po yan, marami po yan. And some pastors, hindi po tama yung katuruan ng iba na isa lang ang pastor. Mga minamahal, plural po ang pastors. And teachers, mga minamahal. Ano ba ang purpose? For the perfecting of the saints, for the maturity of the believers, for the edification of the body of Christ, for the work, yan, for the work of the ministry, para sa gawain ng ministeryo, and for the edifying of the body of Christ, para po lalong tumatag ang body of Christ, ang totoong body of Christ, mga minamahal, yung local church, yung tinawag mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Yan po, mga minamahal. Pastor is a gift of Christ for the local church. Amen? Pastor is a gift. Tandaan niyo po ito. Mga minamahal, just a reminder for us that pastor is a gift of Christ for the local Bible Baptist Church and local independent fundamental Baptist Church. Mga minamahal at mga kapatid, is a gift. So, gift of God to the local church. Kaya mapalad po ang local church na mayroon pong pastor. At si po, marami pong local church ngayon, wala nang pastor. Bakit po? Naaway ng membro. Naku po! Sa ibang denomination, naaway ng membro. Hindi po nila alam. Napaka-importante ang position ng pastor. Pastor is a gift of Christ. If you are destroying the pastor,
you are destroying God because the pastor is a gift of Jesus Christ and the local church. Mga minamahal, hindi po yan ang membro ang nagpili. Hindi po yan ang mga tao ang may gusto. Yan po ay gusto ng Diyos. Yes po, darating po tayo dyan mamaya. Sister Edith, Ma'am Edith, Pagmani, salamat po. So, what is the purpose of Christ in putting a pastor in the local church? For the perfecting of the saints. Bakit maraming mga santo, mga believers, hindi po lumalago? Ayaw! Hindi nila tanggapin ang pastor. Hindi nila kinikilala ang pastor. And then, for the work of the ministry, mga minamahal at mga kapatid, tandaan po natin to. And for the edifying of the body of Christ, bakit hindi po lumalago at dito po tumatatag ang mga membro, ang mga body of Christ, watak-watak, ha? Hindi po unified dahil hindi nila alam, they are ignorant about the calling of God to the man of God. So, mga minamahal, ayon sa Jeremiah 3:15, and I will give you pastors. Imagine mo yan. Gift and give. Bigay. Pastors according to the heart of God. Pastor is from the heart of God. Hindi po from the feet of God. It's not from the hands of God. But from the heart of God. Mga minamahal, pastors is from the heart of God. Talagang galing sa puso ng Diyos. According to mine heart. According to the heart of God. What? We shall feed you with knowledge and understanding. Huwag nating maliitin ang pastor. Kung matanda man siya o bata man siya, siya po ay guided ng Holy Spirit. Ang sabi ng Diyos, siya ang dapat ang magpakain sa atin ng knowledge and understanding. Pagkaramihan ng mga membro, pagkarnal na, sabi niya, ang pastor natin bata pa. Walang magagawa yan, tutoy na tutoy pa. Pag matanda naman yung pastor, nako, yung pastor, ugod-ugod na. Sabi niya, anong magagawa niya? Mga kapatid at mga minamahal, we need to pray for the pastor and we need to support the pastor and we need to accept the pastor's calling because the Bible says in Jeremiah 3:15, and I will give you pastors. Ang nagbigay ng pastor sa local church, hindi po tao, hindi po mayaman, hindi po membro, hindi po ang mga membro, kung hindi ang Diyos ang nagbigay ng pastor para sa local church, para pakainin ng knowledge and understanding from Genesis to Revelation. Hindi po galing sa Facebook, hindi po galing sa Instagram, hindi po galing sa kung saan-saan, hindi po galing sa opinion, hindi po galing sa damdamin. But according to the word of God, Isaiah 4:6, the Bible says, my people are destroyed because lack of knowledge. Knowledge is very important. Understanding is also very important. Knowledge from the word of God, understanding from the word of God, guided by the Holy Spirit. Mga minamahal, mga kapatid, kahit bata pa yung pastor, kahit matanda yung pastor, kung paningin natin sa pastor, kahit sunshine na yan, kahit kalbo na, kailangan nating igalang, mga minamahal at mga kapatid, the office of a pastor. Amen? Amen? Mga minamahal, ang mga doktor nga, batang-bata pa, kahit naka-printis pa, pag tayo po ay nasa ospital, kahit tayo po ay sobrang tanda na, kahit tayo po ay mayaman, ano pong ginagawa? Dok, good morning po, Dok. Talagang matinding galang natin. Pero pag pastor, pag bata pa, sipunin pa, parang wala tayong galang, wala tayong respeto. We need to respect the pastor and we need to support the pastor and we need to believe to the pastor that God is putting the pastor in the local church. Kaya tayong mga membro, kahit mayaman ka, kahit matalino ka pa sa pastor, huwag mong maliitin ang pastor. Kasi po, ang pastor ay bigay ng Diyos sa local church. Mayroon siyang magagawa because the Holy Spirit is with him. At ang sabi sa Biblia, he shall feed you with knowledge and understanding.
Pastor is the spiritual chief cook in the local church. Siapa yung spiritual chief cook? Kung si Boy Logro, magaling na chief cook, mga minamahal. Matindi. Pero yung pastor, bata man yan, o maliit man yan, basta pastor, mga minamahal, yan ay spiritual chief cook. Siya po ang nagpapakain sa atin ng spiritual knowledge and understanding from the Word of God. Kaya po ang mga membro na absent ng absent, hindi makakain, gutom. Masarap kaya ang mensahe, mga minamahal, na ang mensahe ng pastor, kumpleto sa mino, may adobo, may fried chicken, may sinabawan, may bulanglang, lahat-lahat yan. Napakahirap kaya gumawa ng preaching. Imagine mo, membro, may bata, may matanda, may mga bata-bata, mayroon pong tinatawag na average, mayroon pong above average, mayroon pong below average. Kaya po, mga minamahal, ang Diyos po ang nagbibigay ng wisdom sa pastor. Amen? Kaya huwag nating maliitin ang pastor, mahalin natin yung pastor, suportahan natin yung pastor, ipag-pray natin yung pastor, hindi po natin alam na kahit anumang klaseng pastor yan, basta pastor. Amen? Huwag nating maliitin. Mga minamahal at mga kapatid, kahit bata pa yan, ako po, nung ako'y nagsimula ng pagkapastor, 22 years old, batang bata ko pa, matindi, mapusot. Talagang pag minamaliit ako, nako po, huwag ka lang magtampo. Tayo mga pastor, kahit ano sabihin ng mga tao, kung totoo naman yan, huwag kang magalit. At kung hindi man totoo, huwag ka lang magalit. Sabi po sa Romans, therefore, if God be for us, who can be against us? Kaya, mga pastor, kuminsan, matampuhin. Ay, naku, hindi ka dapat magtampo. Kasi po, lahat po ng klaseng laban na sa atin. Kaya, put on the whole armor of God. Kahit ano pong libak, baliwalain mo lang yan. Kasi po, mga minamahal at mga kapatid, pag maraming naglilibak sa'yo, dalawang klaseng criticism. Constructive criticism and destructive criticism. Tanda natin yan, tayo po ay tinawag ng Diyos. Di po tayo tinawag ng membro. Di po tayo tinawag ng tao. Amen? Number one, ano po ba yung signs of God's calling? Dito na po tayo. The signs of God's calling. Ano po bang mga tanda na ikaw ay tinatawag ng Diyos? Malay mo, ikaw tinatawag ng Diyos. Ako nga, hindi ko akalain na tinawag ako ng Diyos. Amen? Ano po mga signs? So number one, 1 Timothy chapter 3 verse 1. Ito po yung qualification bago ka magpastor. Hindi po ito isinulat ang 1 Timothy para sa mga pastor. Ito po ay isinulat sa mga hindi pa po pastor na nais magpastor. May mga application kung minsan ako'y naririnig. Sabi ng iba, dati magaling ka, ngayon hindi na. Kaya hindi ka na pastor. Naku po! This is a true saying. If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. Mga minamahal at mga kapatid, ito pa. May mga, that is wrong concept. Ang akala ng iba, yung pastor, hindi bishop. Mali. Isabi sa Biblia, this is a true saying. If a man, men, lalaki, hindi pwede woman. Amen. Ang pwede lang po na magpastor ay lalaki. Hindi lalakwe, hindi babae. Only man, lalaki, desire the office of a bishop. He desired a good work. Number one, has a desire the office of a bishop on his heart. Mayroon isang desire. Ano pong desire? Hindi po ang desire pera. Hindi po ang desire para yumaman. But desire of a bishop. What is bishop? He is overseer to supervise the flock of God. Amen? Dapat nakikita mo ang lahat ng needs ng flock. Nakikita mo yung problem. You know the diagnose the problem and you know what is the antidote of the problem based on the Word of God guided by the Holy Spirit. Amen? Hindi pwede babae magpastor. Amen? Dapat number one, mayroon kang strong desire. Mga kapatid, marami pong iba't ibang ang panawagan ng Diyos. Yung tinatawag na desire, at tinatawag na volunteer, at yung tinatawag na chosen. Pag chosen ka, katulad ni Apostle Paul,
kahit masama pa yung before mo na buhay, bago ka tinawag ng Diyos, kahit kriminal ka, kahit magnanakaw ka, holdapper ka, pag-chosen ka, wala kang magawa. Time will come, babaguin ka ng Diyos. Si Apostle Paul, ha? Persecutor, blasphemer, imagine mo yan. Ngunit ang sabi niya sa Romans chapter, makikita natin dito mga minamahal sa Romans chapter 1 verse 1, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel. Grabe. Which he had promised afore by his prophets in the Holy Scripture. Concerning his son Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. So si Paul separated from his mother's womb. Talagang sa Jeremiah, sabi po sa Jeremiah, siya po ay nasa tiyan pa lang, pinili na siya. Mayroon talagang mga ganong pinili. Amen? Chosen. Yung volunteer sa Isaiah 6:8, ang sabi ng Panginoon, whom shall I send? And who will go for us? Nagpaparinig-rinig po ang Panginoon. Sabi na Isaiah, here am I! Send me! E talagang a volunteer for Jesus. Meron po tinatawag na voluntar, voluntaryo. Bo-volunteer ka. And then, ito, yung pinaka-common, desire. Amen? Desire. Pag may desire ka, ako may desire ako eh. Kaya, gusto ko magpastor. Kasi po, ayun ko. Nakita ko yung pastor ko. Sinasama-sama ako ng pastor ko sa fellowship. Tapos doon, sinasama-sama po niya ako sa ibang pastor. Amen? Tapos matindi ang desire. Nagkaroon ako ng desire. Umatin ako sa camp. Tapos last night, nag-altar call yung speaker. Naramdaman ko sa puso ko. Tinatawag ako. Amen? Tapos sabi ng pastor, kung sino ang naramdaman mo, tinatawag ka ng Diyos, itaas ang yung kanang kamay. Nakaramdam ako ng desire. Kaso lang, kinakabahan ako. So ang ginawa ko, dinilat ko yung mata ko. Lahat nakataas na ng kamay. Ako na lang hindi. Tinaas ko yung kamay ko. Tumaas ako ng kamay. Mga minamahal, mga kapatid, more than 500 ang tumaas ng kamay. Alam niyo po, sa more than 500 na tumaas ng kamay, pagkatapos ng one month na camp, after one month na umatin kami sa camp, pagdating sa bahay, may pumuntang mga pastor, si Kanjir High School ako, nag-enroll na ako. Sabi ng mga pastor, magsimula kami Bible School. Ha? Ano ba? Na libre lang. Aba, libre. Ang bayad lang namin yung tubig at saka yung ilaw, 35 pesos a month ang aming bayad. So, kahit hindi nakagraduate ng high school, abaw, ang ginawa ko mga kapatid, kinancel ko yung enrollment ko doon sa high school. Tapos sabi ko, ma'am, cancel, ayoko na mo pong mag-aral. Bakit? Gusto ko po mag-aral sa pagkapastor. Ay, hindi po siguro naintindihan ng teacher yon. Sabi ng teacher, galit na galit, cancel ka na, cancel. O sige po ma'am, ano ibig sabihin ng cancel? Eh, hindi ko naintindihan, kasi English. Sabi niya, cancel. Hindi na itinuloy yung enrollment mo. Ay, ganun po ba, ma'am? May tatak yung card ko, cancel. Naku po, pag-graduate ko ng aral, matindi ang pag-aaral ko sa Bible School, abutan ng 5 taon. Grabe, matinding training namin. Yung English na yan, di ako makaintindi. Si Kanjir High School lang ako. Nahirapan yung mga teacher namin, pero ginsyagaan kami. Sabi niya, pag-in, sa loob, pag-on, sa labas. Naku, grabe. Mga transitive verb, intransitive verb. Naku, sumasakit ang ulo. So ang ginagawa ko, minimemorize ko yung Bible. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. And then, idugtong ko yung Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Amen? Pag-aaral ako ng high school ulit. Third year, pastor na ako. Naku po, hanggang nakagraduate ako, 28 years old. Pagkatapos po yan, pinayuan ako ng pastor. Sabi niya, mag-aral ka sa kuliyo. Naku, mabuti na lang, may award akong 5,000 sa leadership award nung high school ako. Pagkatapos, meron akong award na national award. Sabi ko, pwede na ako makapag-aral nito ng
ng kolehiyo, makapagtapos ako sa award kong 5,000. Nako, per semester, ubus pa lang. Tapos sabi ng pastor na kaibigan ko, mag-aral ka para mas malawak pa yung ministry ng mahawakan mo, at saka makikihabnab ka, makikipaghalubilo sa kahit saan ka dadalhin ng Panginoon. Yun, salamat sa Diyos. Talagang pag humingi ka sa Diyos ng wisdom, bibigyan ka niya. So yun ang desire ko, mga minamahal, na magpastor talaga. Amen. Pangalawa, ito po, matindi ito. Sa John 21:15, sabi dito, so when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, yeah, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, feed my lambs. And then verse number 16, he said unto him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, yeah, Lord, thou knowest that I have loved thee. He said unto him, feed my sheep. And in verse number 17, he said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, feed my sheep. Mga minamahal, number two, has a genuine love for Christ. Mayroon kang totoong pag-ibig kay Kristo. Alam niyo po, mga minamahal at mga kapatid, kapag mahal mo si Kristo, mayroon kang pag-ibig, umibig sa Kanya. Alam niyo po, dito po sa Central Luzon, dito po sa San Miguel, Bulacan, I feel in my life this kind of sign has a genuine love to Christ. Mayroon pong tinatawag na genuine or genuine man yan. Bahala na kayo dyan. Dalawang pronunciation yan. Genuine o genuine. Huwag lang wine. Amen? So mayroon kang pagmamahal. Alam niyo po, kahit mahirap ang buhay, mahirap ang ministry, wala namang hindi mahirap ngayon eh. Kahit gaano kahirap, pag nagsimula ako dito, door to door, hindi ako nakapagsalita ng mabilis at malinaw. Sa loob ng isang taon, nagkaroon ako ng adjustment kasi Ilonggo kaya ako. Kaya po mga minamahal at mga kapatid, pag kumakatok ako, pero hindi ako takot. At mga minamahal, kasi meron akong pagningas ng pagmamahal. Pagmahal mo ang Panginoon. Alam niyo po, pagmahal mo ang babae, pambira. Sa mga binata, pag minahal mo yung babae, kahit walang pamasahe, gagawa ka ng paraan. Kahit walang pera. Amen? Pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Tama po yun. Kaya pag may pagmamahal ka sa Panginoon, matindi yan. Sabi ng Panginoon, mahal mo ba ako? Upo, Lord! Mahal kita! Wala nang iba! Amen? Talagang matindi itong pangalawa na ito. Number one, desire. Number two, love. Pag hindi mo lang mahal ang gawain ng Panginoon, hindi mo mahal ang Panginoon, huwag ka na magpastor. May pera man o wala, basta meron kang desire at meron kang love, susunod na lang yung pera. Bakit? Sabi naman po ni Pedro, si Pedro po sigurista. Sabi niya, Lord, iniwanan namin na lahat. Anong aming mapapala? Sabi ni Jesus, you can receive 30 folds, 60 folds, 100 folds. Oh, unahin mo lang ang ministry. Priority mo ang Panginoon. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Iadadagdag na lang yan. Ang problema kung minsan, may iba dyan, ang pastor, walang desire, walang love. Nagkaroon na ng interest, kasi akala nila, yung pastor, nakakita na yung may pastor na may mga four wheels, kita ng mga pastor na magandang buhay, hindi po nila alam ang pinanggalingan, ang pinagdadaanan. Eh, katulad po sa amin dito. Ha? Nakaranas po ako ng pipila ko sa NFA. Nakaranas po kami ng nangangangkong sa kanal. Nadili lang yung support ko ng isang araw. Nag-short ako gabi. Nahiya kasi ako mangangkong sa kanal. Eh, nangangkong ako. Tapos yung aking cellphone, 3310. Tapos, iniwan ko yung motor na nakailaw doon sa
sa kalsada. Pag-uwi, adobo. Busog kami ni Mrs. Amen. Pero I never regret na nag-resign, na magsabi na, ayoko na. Alam niyo po, kapag may pagmamahal, matindi yung pag-ibig. Sabi sa Song of Solomon, love is strong as death. And then, mas malakas pa ito sa water, sa baha. Wala makakapigil sa pag-ibig. Kahit sabi ni Paul, I feed to feed the poor. I give my body to be burned. And there is no charity. Walang kwinta. Kaya ang pag-ibig sa ministry, yung mga street preaching ni Pastor Jonathan Pascual, grabe yan. Ha? Kaya po mga minamahal, kahit anong sasabihin ng mga tao, basta may pag-ibig ka sa ministry, ikaw ay magpapatuloy. Amen? Kahit sa kahirapan, sabi ni Paul, bountiful, and then sa gutom, sabi ni Paul, I experience shipwreck, matindi si Paul. Nakedness, matindi yan. May magandang damit o wala. Basta tinawag ka ng Diyos, may pagmamahal ka, yan ang pangalawang sign na ikaw ay tinatawag ng Diyos at ikaw ay magpastor. Mga minamahal at mga kapatid. Number 3. There has no regret in following God's calling because for the gifts of God are without repentance. Romans 11:29. Kahit si Job, sabi ng misis niya, Job, i-curse mo na ang God para at magpakamatay. Mamatay ka na. Sabi ni Job, sabi niya, ikaw, nababae ka ha. Ibig sabihin, pag kasaganaan, okay. Pag nasa kahirapan, ayaw mo. Alam mo po, walang pagsisisi. Kahit anong mang klaseng problema ang darating sa buhay. Kahit anong bagyo, sabi ng Panginoon, hindi kita papabayaan, hindi kita iwan. Hindi umatras yan. Hindi susuko yan. Kahit kukurintihin yan. Ha? Mga kapatid, hindi yan. Walang repentance. Hindi ka dapat magsisisi. Pag nagpastor ka, sasabihin mo, ano klaseng ministry to? Ano klaseng simbahan? Walang kuryente. Eh siyempre, gawan mo ng paraan. Mag-pray ka sa Diyos. Ang Diyos naman ang bahala mag-provide ng lahat. Amen? Kaya yan po, walang pagsisisi sa ministry. Yung mga pastor's wife naman, pag nag-asawa kayo ng pastor, huwag nyo sisihin asawa nyo. Alam nyo ang pastor. Amen? Dapat magiging proud kayo. Pastor asawa nyo. Amen? Oh, ang pastor, hindi amoy sigarilyo, hindi amoy ala, amoy Bible. Amen? Amoy Holy Spirit. Kaya suportahan natin yung pastor. Yan ang panawagan ng pastor. Amen? Hindi yan ang pastor para sa pera. Hindi yan ang pastor para sa four wheels. Hindi yan ang pastor para sa bahay. Nagpastor yan para sa kaluluwa. Amen? Number 2. Because I praise toward the mark for the price of the high calling of God in Christ Jesus. Philippians 3:14. Muntik lang ng Philippians 2:16 ah. Philippians 3:14. I praise toward the mark for the price of the high calling of God in Christ Jesus. Pastor is a high calling. Huwag natin malitin yung pastor. Sasabihin natin yung pastor, bobo. Hindi pwede, hindi yan bobo. A pastor is a high calling of God. Special in the sight of God. Kapag minaliit natin yung pastor, minaliit natin ang Diyos. Ang Diyos ang kalaban natin. Kaya takot po ako. Takot na ako maglibak sa pastor. Takot na takot. Delikado. Amen. Huwag natin libakin ang pastor. May mga miyembro na, mayroon pong pastor na nagsimba pa. Unang samba niya. Pastor, nektay niyo po, may chi. Agro ba, sister? Sabi ni Pastor Lori, na ganun ba? Sunod na linggo, sabi naman ng miyembro, Pastor, ang nektay mo mahaba. Ay, ganun ba, sister? Mayroon ka bang gunting? Bakit po, Pastor? Gupitin natin dila mo. Mga minamahal at mga kapatid, mag-ingat po tayo. Huwag natin gayahin si Miriam. Ano nangyari sa kanya nung siya ay nagkaroon ng ginakuha niya si Moses? Ha? Delikado. Ha? Nilalapusta niya si Moses dahil sa asawa niya. Kumisan, sabihin natin, ay, Pastor, pangit asawa mo. Pastor, asawa mo, itim. Eh, Pastor, naka-tricycle ka lang. Eh, Pastor, naka-motor ka lang. Eh, Pastor, ganito ka lang, Pastor. Okay lang po, mga pastor, kahit anong klaseng masamang sasabihin sa atin, according to Matthew chapter 5,
Rejoice because your reward in heaven is great. Kaya tayo mga pastor, pasalamat po tayo sa Philippians 3:16 is to enhance, encourage, and educating to remind one another, huwag tayo mag-down one another, but to love one another, to remind one another, baka lumilihis na tayo. Amen. Kaya po mga minamahal at mga kapatid, salamat sa Diyos. Salamat sa mensaheng ito. Pangalawa na, the importance of God's calling, ang kahalagahan. Alam niyo po, napakahalaga po ang pastor. Kung walang pastor, naku po, ano na lang. Romans 10:13-15, ang sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Paano ang pagkatawag nila kung hindi sila maniwala? At paano paniniwala nila kung hindi nila naririnig? At paano pagkakarinig nila kung without a preacher? Kung walang pastor, walang preacher. At paano sila mangaral? Except the vision. At nakasusulat na kung gaano kaganda ang mga paa nila na nangangaral ng ebanghelyo ng kapayapaan at nagdadala ng magandang balita, mga minamahal. Value may pastor. May value ang pastor. May pira man yan o wala. Huwag nating malitin. Suportahan natin ang pastor. Ang mga membro, suportahan natin yung pastor. Paano tayo mag-support? Maging faithful sa pagbalik ng ikapo. Maging faithful sa pagbigay ng first fruits. At maging faithful sa pagsuporta sa misyon. Kasi ang support ng mga pastor ay galing sa misyon. Amen? Kaya po, sa kasalukuyan, mayroon po kaming 5 foreign mission na sinusuportahan. And then, 5-6 na lim-anim na lokal na nagsusupport kami sa mission. Salamat sa mga PCBC members. Kahit po pandemic, tuloy-tuloy ang pag-support nila. Ako po, product ng mission. Kung wala pong pastor Sani Casabuena galing ng Calvary Baptist Church ng Iloilo, ang Calvary Baptist Church, classmate ni Babius, amen, ng Bible Baptist Church of Cebu. Kaya po mga minamahal at mga kapatid, ang support ng aking pastor, 500. Pero ang produkto, si Pastor Nilo Flores na nagiging Mr. Sunshine. Salamat po mga kapartner. I love that palayaw. mga kapatid, napaka-importante. Therefore, as a pastor in the local Bible Baptist Church, who is called by God into His ministry, He will going to do for the following. Mag-ingat tayo mga pastor. 2 Timothy 4:5. But watch thou in all things. Ingatan natin ang lahat ng bagay. Endure afflictions. Ito ha, pag pastor ka, i-endure mo yung afflictions. May afflictions yun. Mayroong kakambal. Do the work of an evangelist. Dapat gawin natin ang trabaho as evangelist. Make full proof of thy ministry. Patunayan mo ang iyong ministry na tinawag ka ng Diyos. Kahit anong sasabihin ng iba, huwag kang magalit doon sa mga nag-comment. Yung mga nagko-comment sa atin, hindi natin kaaway. Kaibigan natin sila. Because of them, mapo-force tayo mag-nail down at magluhod. Huwag tayong magalit kasi hamon yan. Amen? Kahit sino man magsabi sa akin, negative man o positive, hindi dapat ako magalit dahil sabi ni Paul, endure afflictions. Do the work of an evangelist. Make full proof of thy ministry. Patunayan mo. Alam niyo po, dito po sa San Miguel, Bulacan, marami minamaliit po ako. Kasi Bisaya daw ako. Wala daw akong magagawa. Wala akong magawa kung sa akin lang. Ngunit ang Diyos na tumawag sa akin at nagpadala sa akin dito ay mayroong magagawa. Amen? Kaya tayo mga pastor, huwag kang magalit. Kapag bata ka pa, huwag kang magalit. Pag tumanda ka na rin, huwag ka na rin magalit. Di ba po, ang circumstances, si Jacob, nakaranas yan. 10 times, dinaya siya ng kanyang father-in-law. Pinalitan ng 10 beses. Pero sa katapusan, siya pa rin ang nagwagi. Sabi ng Diyos sa dreams, kita mo yung mga butik-butik, mga itim. Dalhin mo yan. Iwan mo yung mga kailaban.
Mga kapatid, kung ano man ang sasabihin nila, huwag tayong magtampo, huwag tayong magalit. We need to love the pastor who are criticizing us kasi constructive criticism yan. Kaya I'm thankful. Thankful ako kay Pastor Teddy Polencio. Talagang si Pastor Teddy Polencio, prangkado yan. Kasi nga, nakikita niya. Kaya po mga minamahal, mas maganda yung prangkado kaysa yung hindi prangkado. Amen? Sa Amerikano yan, prangkado. Ang Pilipino, pag nakaharap ka, nakangiti. Pag nakatalikod ka, halos susuntukin ka na. Naku po, ayaw ko ng ganun. Mas maganda na lang yung pinaprangka ako. Amen? Mga minamahal at mga kapatid, for I am now ready to be offered, sabi ni Paul. And the time of my departure is at hand. Namamaalam na sa kay Pastor Timothy. Sabi niya, for I am now ready to be offered. And the time of my departure is at hand. Sabi ni Paul kay Timothy, kaya Pastor Timothy, si Pastor Timothy, alam niyo po ba kung sino nagpalaki sa kanya? Nanay niya lang at kanyang lula. Kaya po mga nanay, mga lula, palakiin niyo, bata niyo, maliit pa. Kaya baka magpastor yan. O kaya kung babae, baka magpastor's wife yan. Huwag niyo ipagkait niyo yung mga anak na babae sa pastor. Amen? At huwag niyo maliitin, anak, huwag niyong pastor ha. Walang pera. Walang pera kung hindi ka mag-tights. Kaya dapat magta-tights kayo. At mag-first fruit. At mag-mission. Para yung pastor may pera. Kasi ang Diyos po ang magbibigay sa pastor ng pera sa pamagitan ng tupa. Amen? Sabi ni Paul, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the fight. Kaya dapat makikipaglaban tayo in a good fight. Tapusin natin ang ating pagkapastor. Ingatan natin ang ating pananampalataya. Amen and amen. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only, hindi lamang kay Paul, but unto all them, sa lahat ng mga pastor, also that love his appearing. Ang mga pastor na naghihintay ng rapture. May mga pastor ngayon, hindi naniwala sa rapture. Naku po, magiging scoffers ka na pagdating sa 2 Peter. Sabi niya, oh, nasaan ang pagdating ng Panginoon? Matagal na! Mga minamahal at mga kapatid, hindi pa dumating ang Panginoon sa 2 coming. Amen? Kaya tayong mga pastor, turo natin the whole counsel of God from Genesis to Revelation. Amen? Number 3, the last. Tapos na. Salamat. The common kind of Christian which called by God into the ministry. Ito, para na po ito sa mga membro, para na po ito sa mga hindi pa pastor na nais magpastor. Yung mga common, mga tinatawag ng Diyos. Tingnan natin. Ang mga tinatawag ng Diyos ay dito natin makikita, mapalad kung mayroong mayaman. Salamat. Pero karamihan talaga hindi mayaman. Amen? Tingnan natin. 1 Corinthians chapter 1, verse 26. Sabi ni Paul, tingnan nyo ang panawagan ng Diyos, brethren, how that not many wise men after the flesh. Mga kapatid, number one, an average Christian man called by God for the ministry. Hindi na po mga maraming matalino ayon sa flesh. Ibig sabihin, not many mighty, hindi rin po mga kilala. Not many noble, kukunti lang ang sigurong mayaman. Halos karamihan, mga mahihirap, are called. Amen? Number one, sabi niya dan, many wise men, not many wise men after the flesh. Number two, not many mighty, hindi ka masyadong kilala. Not many noble, kukunti lang talaga ang may kakayahan. Kaya, are called. Number two, an ordinary Christian. Mga ordinary Christian, men called by God for the ministry. Ako, pasok ako sa number one, average Christian men ako. Average ako, hindi ako above average, hindi din po ako below average. Ang aking grade, 85 lang, pataas. Kaya po mga minamahal at mga kapatid. Tapos, hindi ako magaling magsalita, katulad ni Moses. I am not an eloquent. May pagkakunting bulol. Okay lang yun kay kunting bulol, magaling kang magsalita, pero yung dila mo, ginagamit mo sa pagmumura, ginagamit mo sa walang kabuluhan. Kahit anuman ang ating kalagayan, basta tinawag ka ng Diyos, sa palagay mo, hindi ka matalino, pwede ka rito. Pag mayroon kang desire,
at meron kang pagmamahal, huwag kang magdadalawang isip na sumunod sa panawagan ng Diyos. Sabihin mo sa pastor mo, Pastor, nais ko po magpastor. Magpa-train ka sa pastor. Kung sasabihin ng pastor, i-disciple kita. Sabihin ng pastor, ipadala kita sa Bible school. Bahala man kung ano yung leadership ng pastor mo, sumunod ka sa kanya. Makinig ka sa kanya. Kasi po, si Elisha, bago siya nagiging propeta, siya po ay nagiging kasama, katulong, katuwang ni propeta Elijah. Amen? Hindi po pwede na magpastor ka diretso. Kailangan ka maka-experience. Kailangan kang matrain. Si Apostle Paul, 3 years ang training niya. Amen? Mga minamahal, hindi pwede na dapat ang maliit na elepante, dapat sumasama mo na sa malaking elepante para makita ng maliit na elepante ang ginagawa ng malaking elepante. Hindi maganda, ha, na nagmamadali na kumalas sa senior pastor. Hindi po. An ordinary Christian man called by God for the ministry. And number 3, the poor Christian man called by God for the ministry. Ha? Number 3 po yan. Why is God prepared to call these 3 kinds of Christian in His ministry? Bakit? Verse 27, But God had chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God had chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Yan po ang dahilan. Pinili ng Diyos ang mga mangmang ng mga bagay na paningin sa mundo upang guluhin ang katalinuan ng mga tao. At pinili ng Diyos ang mga mahinang bagay sa mundong ito upang guluhin at upang makita ang kapangyarihan ng Diyos than the mighty. And 28, and base things of the world, yung pinaka mababa, and things that are despised, yung mga hindi tanggap ng madla, had God chosen, yeah, and things are not, to bring to note things that are. Mga kapatid, kung mahirap ka man at tinatawag ka ng Diyos, or ordinary Christian ka, tinawag ka ng Diyos, o average, wala pong tinawag ng Diyos na above average, halos wala. Kung mayroon sana, salamat. Si Moses, sabi niya, I am not an eloquent. Amen? Isa lang ang doktor sa Biblia, si Dr. Luke, Gentile pa. Mga tinawag ni Jesus, fishermen. Minamalit natin ang mga fishermen. Mga professional silang manging isda. Kahit amoy isda, sabi ni Jesus, follow me and I will make you fishers of men. Kaya kung gusto mo maging magaling na pastor, sumunod ka sa Panginoong Isus. Amen? Para po sa ating conclusion, Titus 1.12 and Titus 1.13. And I thank Christ Jesus our Lord. Ako'y nagpapasalamat kay Jesus Christ na ating Panginoon, sabi ni Paul, who had enabled me na siya ang dahilan ako'y mayroong kakayahan, for that He counted me faithful. Ang kalagahan po sa ministry, faithfulness. Putting me into the ministry. Dapat maging matapat tayo sa panalangin, maging matapat tayo sa pangangaral, maging matapat tayo sa pagbasa ng Bible, maging matapat po tayo sa pagbisita sa ating mga members. Huwag na natin bisitahan ang members ng iba. Huwag na tayo mangawil sa aquarium ng iba. Who was before a blasphemer and a persecutor and an injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly. Kaya po mga minamahal at mga kapatid, magpasalamat po tayo. What enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry, sabi ni Paul. Kaya ang Diyos ang naglagay sa atin, Siya lang ang mag-alis sa atin. Mga members, we need to love and support the pastor. If you are woman, kung gusto mo mag-Bible woman, tumugon sa panawagan ng Diyos, o kung gusto mo pastor's wife, mag-pray ka. Sabi mo, Lord, gusto ko mag-pastor's wife. Amen? Kung gusto mo rin mag-pastor, mag-pray ka. Panginoong Diyos, gusto ko mag-pastor. Amen? Kaya po mga minamahal,
and 14. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love, which is in Christ Jesus. Salamat sa mensahe. May God bless the message. Thank you so much, Pastor Tilly. Thank you so much, Pastor Jiri. Thank you so much, Pastor Raimondo, Pastor Isti, Pastor Jonathan, Pastor Carlo, Preacher Daniel, Pastor Cyril Gananchal, Pastor Cyrus Gananchal. Thank you so much sa inyo. Thank you sa Philippians 2:16 for allowing me and trusting me to deliver the message in our Philippians 2:16. Sa Diyos ang papuri, ang Diyos na ang magpapala sa atin. Dalangin, manalangin po tayo. Ipag-pray nyo rin po ang aking anak. Yung isa na sipon, ang isa ni lagnat. Ang lakas ng lagnat, umiiyak. So, tayo po yung mag-pray. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Maraming salamat po sa mensahe. Pagpalain niyo po, Panginoong Diyos, ang Philippians 2:16. Pagpalain niyo po ang aming beloved pastor, Pastor Teddy Polenso, Preacher Daniel, Pastor Cyril, Pastor Cyrus, Pastor Raimondo, Pastor Isti, Pastor Jonathan, Pastor Carlo, Pastor Pigmani, Pastor Jerry Mendoza, lahat po ng mga members ng Philippians 2:16, lahat po ng mga local Baptist Church, lahat po ng mga Bible Baptist Church, pagpalain niyo po, Panginoong Diyos, ang aming mga membro na mahalin kami at tanggapin yung mga pastor at suportahan, kapartner namin ang pastor. Salamat po, Panginoong Diyos, na kayo po ang nagtawag sa amin at inilagay sa ministry. Tulungan niyo po kaming mahalin kayo, aming gawin ang nararapat, ipangaral ang ebanghelyo upang lumago ang mga membro ng bawat local church. At kapag mayroon po kayong tinatawag, Panginoon, kung ikaw man po ay membro, tinatawag ka. Kung tinatawag ka ng Panginoon, kung nasa iyong sign na ito, huwag kang matakot. Huwag kang magdadalawang isip. Inform your pastor that you have the desire and you have the love in your heart. Kahit tatakas ka pa, katulad ni Jonah, pag-chusin ka, kahit tumakas ka, hindi ka makalalayo. Kaya, huwag ka nang magmamatigas. Hindi ka makakatakas sa Panginoon. Kapag ikaw ay hindi ka tinatawag, mag-volunteer ka. A volunteer for Jesus. Mga minamahal at mga kapatid, at ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Lord, maraming salamat po. Basbasan niyo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen at Amen. Thank you so much po sa lahat po ng mga kapartner. I love you po sa inyo lahat in the Lord. Thank you so much kay Sister Celiana Rose Gonzalez Nicolas. Thank you so much po kay Sister Bernadette Bellaflor, ang ating pong singer. At saka thank you so much din po kay Mar Virginis. And of course, kay Sister Clarice Henson. Thank you so much, Sister. Pagpalain ka ng Diyos. At saka si Sister Vicky Librea. And kay Brother Romeo Katap Rivera. Mga minamahal, thank you so much. Nancy Hermoso. Thank you po ng marami. Sa inyong lahat. Corazon Calata Napules. Thank you po. Pastor Cyril Gananchal, Dr. Cyril, thank you so much. Kay Ma Mary Jen Laporte, Alapuri, thank you so much. Susan Villamore, thank you so much. Ma'am Edith Pigmani, baka asawa po ito ng Pastor Pigmani.
And Mary Jane Lapuri, thank you so much. John Manlubatan, thank you so much. Emokling. And Arthur Balangyao, thank you so much. Pasensya po kayo, baka mga pastor po kayo. Susan Villamor, Ma'am Josie, yan, Mendoza, sama Pastor Joe Mendoza po. Salamat po, Ma'am. Nancy Hermosa, Mami, thank you so much. Ging Paboya Flores, I love you, Mami. Thank you for supporting. And Jody De Los Santos, thank you so much. Maraming salamat po, Pastor Risty Rivera. Mga magkumpare na tayo, ha, dahil inanak natin yung anak ni Pastor Carlo Francisco. Maging ninong po tayo. Pastor GC Figmani, Ma'am Susan, Pastor Jerry Mendoza, thank you so much. Pastor Raimondo Castañeda, ang gwapong angkor, thank you so much po sa inyong lahat. God bless po. Bye-bye po.